What is up, Entong Squad, and welcome back to Entong's World Channel. So ngayong araw, katatapos nating bumoto ng para kapitan, barangay gawads, and SK chairman. So ito yung patunay na bumoto tayo. So by the way, shoutout po sa ating mga masugid na subscribers dito sa ating YouTube channel. And sa mga bago dyan na manonood at makakapanood dito, please huwag nyo kakalimutan mag-like, share, comment na rin, and subscribe dito sa ating channel. Hit the notification bell para updated kayo sa ating mga next YouTube vlogs. So welcome back dito sa ating backyard farm. And katatapos nga din ng ulan ngayong hapon. So ang time check natin is 3:40 in the afternoon. So ngayong araw magtatanim tayo ng purple napier. So yung napier na ito is halos kamukha rin lang ng pakyong napier. Yun nga lang, ang pinagkaiba is yung sa kulay. And then may mga nagsasabi din na iba rin yung texture ng dahon na ito. So nahingi natin ito sa ating tropa na si Kuya Balds. So shoutout sa'yo Kuya Balds. May mga tanim din siyang purple napier. So ngayong araw, ayan, maaga natin silang naisilong dahil nga biglaan yung ulan. Yung ating mga upgraded plus yung mga local breeds ng kambing. So ganito sila pag maulan, minsan dikit-dikit. And then kanina nagbigay din tayo sa kanila ng commercial pellets para naman meron silang pang dagdag na makas. Ayan sila. Tapos ito si ano, yung anak ni Tenga na bago, yung bulog. So marami na rin tayo dito ng mga dumalaga plus mga ilahin. So just in case man na ibibreed na natin sila sa ibang bulog na hindi na sa kay Tenga, kasi ito mga anak ni Tenga na yan, para iwas tayo sa inbreeding. So ito, kita naman tong dalawa rito, hindi niya tonak, so pwede nating ibreed diyan. Yun lang mga nalahian niya ang ano, yung mga lahi niya lang ang hindi natin pwedeng isalpak sa kanya. So plus yung ating mga bower lines. Ayan. So nagbigay tayo kahapon ng mga napier na ano, napier na suwi or yung mga dulo-dulo lang. Si Mikmik, tapos yung nanay niya, tapos yung ating Anglo. Dito naman yung isa nating upgraded, anak din ni Tenga. So ayan, punta na tayo dun sa likod para magtanim tayo ng ating napier grass na purple. So ayan na mga tropa, ito yung nahingi natin last day na purple napier. Bali, binabad muna natin siya sa tubig and then saka natin siya itatanim. So sa iba, ang ginagawa, ibababad sa tubig ng 24 hours and then lalagay sa sako. Kinukulob nila. Minsan mabilis daw tumubo pag ganun. Yung concept na yun is sinadap daw nila sa mga nagbo-bonsai. So hindi pa naman natin natatry yun, pero ito naman gagawin natin is effective naman dahil nga ilang beses tayo nagtatanim ng napier grass. So pag itatanim natin, sasabayan na rin natin ng urea. So yun din ang turo ng ibang nagtatanim ng napier grass. So tara na. Yan mga tropa, andito na tayo sa likod ng bahay and noong last day is nakapag-prepare na tayo ng ating land. So bali dito natin ilalagay yung mga purple napier natin and then hihilera na lang natin sila dito. Mga siguro dalawang linya na lang yung gagawin natin kasi nasa 10 piraso lang naman itong cuttings natin. So hindi naman siya ganun karamihan. Bali trial lang muna itong gagawin natin na magtatanim tayo ng purple napier kasi nga para may additional din tayong ipapakain sa mga alaga nating kambing. Bali nga pala nung tinry natin ipakain yung purple napier sa kanila is gustong gusto nila. Kasama na rin doon yung medyo malambot na stalks niya. So hindi na natin siya giniling, diretso pakain na. Bali sinimot naman nila. Actually gustong gusto naman nila. Para din siyang yung pakyong napier. Yun nga lang, ang texture ng dahon ng purple napier is hindi siya masyadong magaspang. Unlike siya gaya ng pakyong napier na medyo mabalahibo. So ito is malambot yung dahon niya. So ayan yung ating purple napier na nakaprepare na. Bale, yung iba dito is merong mga 3 nodes. Ayan, may 3 nodes yung iba. Yung iba naman is 3 nodes pa rin. Meron namang mga 2 nodes lang. Ayan. Dalawa lang yung nodes niya. So, same process. Yung gagawin natin is itatanim natin siya 35 to 45 degree angle dun sa lupa. And then, may nakalitaw lang na konting-konti sa dulo para
just in case na tumubo siya, dalawa yung kanyang root system, dalawa or tatlo. So ganun yung process talaga ng pagtatanim ng nipir grass. Medyo pahiga siya kasi mayroon yung iba nga na nakikita natin tinutusok pa tayo. Tutubo naman yun, yun nga lang yung nabanggit natin before sa ating vlogs na pag tumubo yun, isa lang yung root system niya, yun lang yung source nung nutrients sa isang ugat. So mas maganda yung dalawa, nakahiga siya para just in case man na tumubo na, mas marami yung kanyang magiging suwi. Bale, ito yung prepare natin na land na pagtataniman. So dito rin yung dating taniman ng nipir, yun nga lang yung dito sa area na to is napabayaan natin, masyadong masukal kaya hindi ganun kagandahan yung tubo. Bale, ipapalitan na lang natin siya ng purple nipir. So start na natin siyang lagyan ng butas. Bale guys, sa advantage din pala natin na kakatapos lang ng ulan, medyo malambot yung lupa and then moist na rin siya para hindi na natin kakailanganing magdilig after nating ilagay yung nipir grass. So maganda rin naman tong purple nipir, gaya rin siya nitong pakchong nipir na bilis tumubo. So may additional ulit tayo na pagkukuhanan ng forage para sa mga kambing natin. Bali mga tropa, no, bibigyan ko kayo ng sample kung paano ako nagtatanim ng nipir grass. So siyempre gagawa kayo ng butas, yung iba pinapaararo para mas nakaline up yung nipir grass. So tayo nagbubutas lang tayo pag mang ilang ilang tiraso lang naman. Ayan, gagawa tayo ng butas. Ayan, ayan na para na. Then after nating malagyan ng butas, ang ginagawa natin is lalagyan naman natin siya ng urea. So yan, no, lalagyan natin siya ng palaman na urea fertilizer. Mga konti lang, ganyan lang lalagyan natin. Tapos lalagyan natin diyan sa loob. So pagkalagay natin, medyo tatabunan natin siya ng konting lupa. Ayan. And then after nating matabunan ng konting lupa, lalagyan naman na natin yung ating nipir grass. So makikita niyo yung positioning nung ating cuttings. Ayan. So ayan yung positioning ng ating cuttings ng nipir grass. Bale, nakaano siya? Naka 30 to 45 degree angle. So after nyo may position na ganyan, ayan. So inuna mo natin yung fertilizer, tapos tinabunan natin ng lupa. Ayan, tapos ilalagay natin tong lupa ulit. So ganyan lang kasimple yung pagtatanim ng nipir grass. Hindi naman siya ganun ka-complicated. Ayan. Ayan. So itong process na ginagawa natin is turo lang din ng mga naunang nagtatanim ng nipir grass. So yung iba kasi improper yung pagtatanim nila ng nipir grass. So tayo, syempre, gagayahin natin yung mga nauna na talagang tama yung pagtatanim ng nipir grass para maging maganda yung tubo niya. Ayan. Ayan. So mapapansin ninyo, no, yung pinakadulo lang yung nakalitaw. Ayan. Para pag tumubo is dalawa yung kanyang root system. So ganun lang gagawin natin hanggang makapagtanim tayo dito sa isang linya, tapos dito ulit sa kabila. So tanim. Yan mga tropa, so tapos na tayong magtanim ng ating purple nipir grass. Bale, hindi nyo siya lang masyadong mapapansin, no? Yan, kasi yung ulo niya lang yung, or yung pinakadulo lang yung naka-appear sa lupa. So ganyan yung style natin ng pagtatanim ng nipir grass. Ayan.
Tingnan nyo. Yung pinakadulong-dulo lang yung nakalitaw. Para just in case na mainit yung panahon, hindi siya totally na matutuyot. So, rainy season naman. Bale, mas maganda magtanim pag mga gantong season kasi sure tayo na tutubo yung ating mga pananim. So, ayan. Ganyan lang yung ating pagtatanim ng Napier grass. By the way, correction nga pala sa aking previous vlog. Bale, ang nabanggit ko doon sa height ng ating Napier grass is 20 feet. So, wala siyang 20 feet. Nasa 10 to 12 feet lang itong height nitong Napier grass dito. Bale, yung iba nga nagsisitumbahan eh. Sobrang haba. So, ayan. Ayan yung height niya. Yung mga tumaas na. So, ito naman yung iba. Hindi pantay-pantay yung pagkakatubo dahil nga hindi naman natin to sabay-sabay na hinarvest. Bale, fresh chop na Napier yung binigay natin sa mga kambing natin last week. So, may 1 month ago na. Yan yung iba, mas naunang tumaas yung mga sa banda ron. Ayan. So, yun, di pa natin na-harvest kasi medyo busy tayo this week. Siguro sa next na araw. Tapos, ito, meron pang mga grass dito na kailangan nating linisan. Bale, ito nga pala, kinakain din ng ating alagang kambing. Kaya ko ba't gustong gusto nila to. So, pwede rin naman itong ibigay sa kanila kasi safe naman yan, edible naman para sa mga kambing natin. So, ayan dito. Ayan tayo rito. Ano, ang kapal pa nung Napier dyan. Ayan. Ayan. Tumutubo. Medyo mabagal yung paglaki. Dito, tumubo na rin. Ayan. Ang kamote oh, ang ganda. Pagtatakip silim na mamaya, so kailangan na nating bumalik dun sa likod ng bahay. Tapos pakainin natin yung mga alaga, maglagay tayo ng corn silage para sa mga kambing. Tapos sa mga bibi natin is yung mga commercial pellets. Tapos may konting asola and then yung dahon ng Madre de Agua. Guys, yan muna ang ating video for today. Sana may natutunan kayo sa ating munting tutorial sa pagtatanim ng ating purple Napier grass. So, sa mga gusto magtanim ng purple Napier grass, maraming available online na nabibili. So, madali naman siyang i-identify. Makikita nyo yung pinaka-stocks niya is kulay purple. So, sa mga ano naman, gustong mag-avail ng pakchong, meron naman din sa online yan. So, mas madali kasi kayong magpakain or hindi kayo mahihirapan magpakain kung marami kayong source ng pakain sa ating mga alagang kambing. So yung Napier grass, pwede mo rin siyang i-ferment like sa mga corns, mga sorghums, ganyan. So maganda siyang ipakain during rainy season pag hindi kayo makalabas ng bahay. So hindi kayo magkukulang sa pakain. Especially kung meron kayong maluwag na area, pwede kayo magtanim ng Napier grass. Pwede nyo rin siyang ipakain ng fresh. Pero mas advisable ng iba is yung isa-silage nyo sila dahil nga para maganda sa microbes ng ating mga ruminants. So yun lang muna ating video for today. Thank you very much for watching Entong's World Channel. And huwag nyo rin po kakalimutan i-hit yung notification bell para updated kayo sa ating mga next YouTube vlog sa mga bagong manonood dyan ng ating videos. So share nyo tong video na to. So thank you guys. See you next time and God bless po. Bye-bye.